nag-come up po sa ganitong concept or idea po since nung nag-aaral naman po kami, pangarap po namin magkaroon ng business na inline sa kurso po namin. Tapos naalala po namin na yung father ko is yung, or yung family namin is nahihilig sa antique. So why not gawin pong concept yon since iilan pa lang naman po yung may ganitong concept dito sa La Union or kami po yung kauna-unahan dito sa Luna. Target market po natin is halos lahat naman po o mapabata, mapamatanda kasi pinaghalo po siya eh. Idea po siya ng oldies tsaka yung mga new generations po. May locals din po, meron din naman pong mostly po taga-ibang lugar since nakikurious po sila. Tapos parang ginagawa na rin po nilang museum, sinasabi nila sa mga younger generations, like sa mga batang kasama po nila kung yung ganitong sinaunang gamit noon, ganito yan, ganyan yung gamit. Personal collections po ng family po namin, tapos eventually po na dadagdagan na lang po. Dito po sa favorite spot ko po is yung Volkswagen na park kasi binili po siya ng father ko. Rinestore niya po ito, tapos 1972 po yung year niya, which is tumugma dun sa year nung mother ko. Bukod po sa mabubusog na po yung mata nila sa ambience, mabubusog din po namin yung mga tiyan nila dahil sa sulit at masarap na pagkain. Yung isa po sa bestseller po ng Don Segundo is yung crispy dinaktakan po. Tsaka yung bagong ilalabos po namin is yung crispy pork indiro bagoong sauce po. Yung sa traditional po na dinakdakan is inihaw po siya na maskara ng baboy tsaka laman loob po. Yung crispy dinakdakan po ng Don Segundo is bagnet style po. Kaya sobrang lutong po. For general assessment lang para sa mga food, okay naman siya. Very ano siya, pwede ko siyang i-recommend sa mga friends. Tsaka pwede rin siyang i-post sa Facebook for additional advertisement ng restaurant. So far sa pag-ikot-ikot ko naman po, okay naman po. Nakita ko yung mga magagandang spot dito. Which will, ano, pwede siyang maging great source ng pag-improve ng restaurant. Spot, dun po. Kasi nandun yung pangalan nung ano. Based kapag tinitignan mo na siya doon sa part na yun, yung Don Segundo, parang makikita mo na kung anong klaseng pagkatao ng may-ari nyo. Kasi mga classic yung mga nilagay niya doon. So, classic yung may-ari nyo. Sa mga makakapanood po nito, iniimbitahan ko po kayo na magpunta dito sa Don Segundo at maranasan ng kakaibang ambience at mura at sulit na pagkain na mai-offer ng Don Segundo.